yan. Ayan, o, protected sila ng ganito kasi talaga pag, lalo sa windy season, pumapasok. Eh dito, ano talaga, powdery yung texture ng sand niya. Hello, good morning po mga ka-neighbors at good morning po sa ating lahat. For today, at topic po natin is about, syempre, yung continuation pa rin po ng ating trip to Boracay na marami pa po tayong story to tell. So, ayan, but before anything else, thank you po muna ulit sa pag-support nyo at sa pag-follow nyo sa channel namin. And please don't forget to like and subscribe po. Ayan, so proceed na po tayo. Okay, day 3 po kami sa Boracay. Pupunta kami sa beach. So, approaching ulit kami sa canteen. Pero hindi na kami kakain. Kasi breakfast na ang ano namin dito. So, anong basag din para dito? Bali, ito lang yung way papunta sa from the hotel. Kung saan kami naka-check-in. So, ayan. Nag-serve sila, siyempre, the whole day. Pero sa accommodation namin, ano lang, breakfast lang ang free namin. So, mamaya, hanap kami ng mapag-lunch namin. So, mag-explore tayo ulit. So, ayan. Ayan, oh, protected sila ng ganito. Kasi talaga, pag lalo sa windy season, pumapasok sa resto nila. So, kaya meron siyang makikita mga establishment. Meron silang ganyan. And then, eto na po tayo sa beach. White sands. At ang lalaki ng alon. Perfect for surfing. Nakakatuwa. And this time, medyo marami-rami na po yung tao sa beach. Ayan, may mga bata na po na naglalaro dun sa tabi-tabi. Pero, ayan, kita nyo pa rin yung lakas ng alon. At yung sound ng alon. Kumbaga, totoong-totoo pala yung mga sound effects dun sa mga movies na napapanood natin tungkol sa dagat, yung pagtipong masama yung panahon. Ganun pala nakakatakot yung sound talaga. Na naipoproduce ng sea waves na ganyan. Eh, eto nga, maliliit pa to, pero mabilis, pero maliliit. Ayan. Kung doon sa pinuntahan namin kahapon, yung sand is magaspang. Eh, dito, ano talaga, powdery yung texture ng sand niya. Hindi masakit sa paa. Ayan, ang perfect lang dito kasi last time kung pumunta kami is green yung tagiliran. Maraming green algae ba tawag doon? So ngayon, very perfect po yung place. Siyempre, hindi may iiwasan yung ganyan. Pero yung crystal clear na tubig at yung perfect na color ng sand, maganda. And since ngayon nga po ay rainy season, ayan, makikita nyo yung mga mas maraming damo alongside. Pero daily nililinisan naman nila, kaso syempre tag-ulan, paghampas ng adon, pinupunta sila sa dalampasigan. So dito, ginaya ko po yung mga local sa kanilang talent, yung pag-human drone. So ayan po yung naging resulta niya. Hindi ko po alam kung maganda ba, nakakahilo o paano. So makikita nyo, or kayo na po yung humusga kung ano naging resulta. But ayan po ang first time na pag-human drone ko. And then nakikita ko sila, nagpo-focus sila sa baba at sa taas. So ayan naman po yung version ko. Hindi kami makakapunta doon sa area na yan. Napakalakas kasi ng alon. So sa tingin na lang. Pero nakakatuwa. Malawak yung dagat. And seems malinis nga kasi kaya talaga mas malawak siya kumpara sa dati.
tuwa ko sa... Nakita rin po ako ng ganito, parang coconut yung texture ng gel niya, pero hindi siya coconut kasi maliit. Ang cute pero hindi naman siya pwedeng iuwi. Kahit po ganyan kalakas yung alon niya, napakasarap po magstay doon sa dagat kasi para kayong nakikipaglaro sa waves. Ano, iba-ibang alon. Makikita nyo, yung parating na wave. It's either maliit, malaki, or basag na pagdating sa inyo. Ayan. Pag mas maraming bula, basag na yung wave. Pero pag buo, talagang itutumba kayo kasi malakas. Ayan. Maliit lang to. At dahil malakas nga po yung alon at mabibilis yung alon, ayan, merong mga mangilan-ngilan pong surfer na nakikita tayo. Perfect nga po naman for surfing itong ganitong kabilis na mga aplo ng alon. Alam mo 'yung sa ayan nga po, habang tumatagal, mas parang, mas nagiging wilder po yung alon. Kaya makikita nyo talagang yung hampas niya, ang lalakas na eh.
And the same day nga po, ayan, dyan po ako nakapag-try ng mag-surfing. Naglalakad po kasi kami, nakakita ko ng mga surfboard. So, tinanong ko kung magkano. And fair lang naman po yung price. So, why not grab the opportunity na makapag-surf dito pa sa Boracay. And ayan, so nakatayo po ako sa surfboard. Kumbaga hindi ko inakala sa sarili ko, kahit ako sa sarili ko at age of 56, na makakakayanin ko or makakapag-surf ako. Ayan, so talagang napaka-fulfilling ko talaga noong moment na yan. So ayan po mga ka-neighbors, at natapos na naman po ang ating isang araw ng pagbabahagi ng nangyari nga pong trip sa Boracay. At sana po ay nagustuhan nyo. Ayan. So, kaya na lang po, and salamat po sa inyong panonood.